In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brethren, let us acknowledge our sins and to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and what I have failed to do. To my most famous form. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and lead us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Turn our hearts to you, eternal Father, and grant that, seeing always the one thing necessary, and getting all works of charity, we may be dedicated to your worship through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Follow the law of the Lord.
ordine di Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "You have heard the commandment, you shall love your countryman, but hate your enemy. My command to you is, love your enemies, pray for your persecutors. This will prove that you are sons of Heavenly Father. For his Son rises from the bad and the good. He reigns of the just in the unjust. If you love those who love you, what merit is there in that? Do not tax collector do as much? And if you greet your brothers only, what is so praiseworthy about that? Do not beggars do as much? In a word, you must be perfected as your Heavenly Father is perfect." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang hapon po sa inyong lahat. At tayo po ngayon ay mapalad na makarating sa lugar na ito sa Ministeryo ng Tabla. Bahagi mo na pagtugon namin bilang paunang bahagi na ating apat na pong araw na paghahabat sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus Kristo ay ang nakpaligasal o yung ating pong pagbibisita ng Iglesia Parish Station ay nawa ay magbigay sa atin ng panibagong lakas na ano, makasunod tayo sa kalooban ng buong na kapat. So, paliwanag po hibigay sa ating pong salmo, inawin po natin kanina, "Happy are they who follow the law of the Lord." So, tayo ang imbisasyon ng krus. Ito yung pinagdaanan ni Jesus. Ito yung kanyang saan ng pagdadalay ng krus. Sa pagkanamis natin na makasunod tayo sa kanyang mga yapa, nawa ay mapalatag na ating pananampalataya ang mga dadaanan natin sa buhay natin sa daigdig na ito. At bahagi rin ito na kung saan ay pagtibayin ng ating pananampalataya. So, ito po bahagi rin po ng ating pagtugon sa pag-imbestasyon natin. Ito yung pinakahuli. Inais namin na maging bahagi rin po rito yung part ng krus ni Jesus. Yung relic ng krus na dinala ni Jesus. So, nandiyan po yung relic. Nasa lari po nung pinag-iwang ng misa. So, yung pumalitan na doon. Sabi na ni Father, may mga nandun pa sa pupuntahan natin. Ano ba yung misteryo ba yun? Ano ba yung nandun? Ito po yung mga homie. Nasa yung mga homie. Nasa yung brother. Ito po yung mga homie. Sabi naman ng katabi ko, sabi, ano ba yung momi? Babae o lalaki? Kapag lalaki, hindi momi. Kapag babae, babae ang kakabalitan. So, pagkagawa po na kung saan ay tayo ay mga tugon sa labak ni Jesus. At yanamis natin makita na ano ba yung pamamaraan ng pagsunod sa yapang na Jesus. Isa po ito yung
Pag-ibigay natin ang istasyon ng krus ni Jesus. Na nalanakis natin ang nais natin makita kung paano nga pagdala ni Jesus. Nais natin na makita, mahawakan, maramdaman yung ginaramdam din ni Jesus. At nakita ko natin na kung saan ay nais natin makarapit ko at yung karanasan na yun ay magdulot sa atin ng naalong pagkabatag sa ating pananampalataya. At kumisan po yung karanasan din ng bawat isa ay makatulong din sa atin upang lalo tayong maging matibay sa ating pananampalataya. Sabagat yung pinagagawa sa atin ay hindi madalit. Yung pag-ibig sa kapwa, mahirap umibig sa kapwa. Katulad na po na itinayo na sa Ebanghelyo ngayon, mahirap na umibig sa kaaway. Mahirap ipanalangin yung mga umuusik sa iyo. Mahirap ipanalangin yung kapitbahay mo na wala nang ginawa kundi siraan pa. Ay hindi madali yung pinagagawa ng Jesus. So lahat ng ito ay hindi na kung saan ay nawa kayo matulungan tayo sa pamagitan po ng pag-ibigay natin. Sabi nga ako, yung mga pagkataon ng ating activities na sinasabihan natin katulad po ito ng Vicente Iglesia ay lalot nating madaanan ang dinaanan ni Jesus. At ano yun? Ang lalong maging mapamahal na mga anak ng Diyos. Tayo mga ay lalong maging mga mapamahal na anak ng Diyos. Kahit na kuminsan, yung ibang tao na itinuturing ngayon natin na mga anak ng Diyos ay pagamat kuminsan hindi mga mukhang mga anak ng Diyos. Pero yun yung paanyaya na ipinapahayag ng buong ito. Kaya dito makikita, ano, tayo mag-anak ng Diyos. Because we can love our enemies. Makagawa tayo ng hindi kaya gawin ng ibang tao. Tami lamang ang mga sinasunod ni Jesus. At saan tayo kumuha dyan, nanakas? Eh di wala ko ba kundi kay Jesus. Nanais namin na maranasan ang kanyang binaanan upang sa ganun ay magbigay sa ating lakas upang sa pang-araw-araw nating pagkilos ay masabi natin na tayo'y dumalapit, dumalapit din sa pinagdaanan ng Jesus. Dumalapit din tayo na maranasan natin yung krus ng Jesus. Kaya isang pagkatawa po na kung saan ay patuloy natin ipanalangin. Sabi ko namin, yung po mga mismo mga pari na nagsalita sa ating kanina ay para na rin tayo ng revelation. Anong sabi nga ako ni Father Makmak? No? We have to do it together. We have to pray together. We have to work together. And we have to play together. So, kinakailangan ay magkakasama. Magkakasama tayo at naging madali yung ating pagkilos kapag tayo ay nagkakasama. At ito yung kahulugan ng komunidad. Ang ating pananampalataya ay hindi isang individual ng pagkilos na ako ang iniligtas ako ng Diyos. No, no. Hindi iniligtas ang Diyos ang tao na nag-iisa. Iniligtas tayo ng Diyos bilang isang simbahan, bilang isang komunidad. Hindi ka pwede na ikaw iniligtas ng Diyos at wala kang pakialam sa kapwa mo. Hindi ko pwede yun. Para sa pagkaunawa ng Diyos, hindi ka talaga iniligtas. Sabagat, walang tao na iniligtas ng Diyos na walang pakialam sa kanyang kapwa. At yung ating mga karanasan, sa ating pagkakalitin na ito ay nawa ay matulong tayo at matulungan tayo na lalo maging mapagmahal na mga anak ng Diyos.
Yung aking po, obispo, magalang-galang na pamali ko, ay kapag po yung nag-umiliya, ang kalimitan paunang sinasabi niya ay ang mga kapwa anak ng Diyos. Mga kapwa anak ng Diyos. So, tayong lahat ay mga kapwa anak ng Diyos. Pero yung hamon na inibigay usapan ng kumpi kapag ay isang hamon ng pangamahal, hindi naman sa mga anak ng Diyos. Hindi naman isang pagmamahal sa mga kapwa anak ng Diyos ay isang pagmamahal kahit na ho doon sa mga taong hindi mga anak ng Diyos. At yun ay simbolo ng tunay na mga anak ng Diyos. So, ibahagi yung natin, no? Na itong karanasan natin na hindi na kung saan ay magpatag sa atin, ano? Na makita namin yung hindi na pagkilos ng isang komunidad, na isang simbahan, na patuloy natin ang ginagalawan. Na nawa po, kaya ko po sa ating mga villages, ay hindi na lalo natin ipahayag sa ating mga natin hindi umadali na magmahal sa iyong kaaway, magmahal sa mga taong maaaring pinasasamahan mo ng loob, sa mga tao na naging kalaban ninyo sa politika, sa mga tao na kung saan ay maaaring tinismis kayo, maaaring mga tao na sinira sa pangalan ninyo, sa mga tao na iba yung pagkaunawa kaysa sa inyo. Pero ito, yung palagi natin ipanalangin na ang pagdaan sa dinaanan ni Jesus ay isang pagdaan, ang daan ng krus na walang iba. Eh para ano? Para tayo ay lalong maging mapagmahal sa ating kapwa. Upang tunay natin maipakita na tayo ay mga nagmamahal ng mga anak ng Diyos. Tayo ay mga nagmamahal na mga anak ng Diyos. Pakiulit nga po. Halito po, kung tayo ay huwagdaan ng Diyos, kung tayo ay mga tunay na mga anak na nagmamahal, tayo mga anak ng Diyos na tunay na nagmamahal. Halito yung pagkakataon na kung saan ay sana po sa ating mga karanasan mamaya ipapaliwanagin tayo, ipapaliwanagin sa aming Father yung po mga moment ng komunidad na ito na karanasan na lalo natin mapalakas tayo ng karanasan ng krus ni Jesus na nawa na dinadala ni Jesus na magpiliin na sa ating malakas. Kapatuloy natin dali yung ating mga krus, gaano ang kabigat, gaano ang kasakit. At nawa po ay tulungan tayo na yung may pakita na patuloy natin matulungan ang isang pagpiliin. So, nawa po huwag natin kalimutan na pagdala ng krus na ito ay hindi mo nag-iisa. Hindi din naman Jesus na yung Jesus ang kanyang krus na nag-iisa. We must remember Simon of Cyrene. Kasama si Simon ng Sirene sa pagdadala ng krus ni Jesus. Kasama ang mga babae ng Jerusalem ng pagdadala ng krus ni Jesus. Kahit na mismo yung pagdadala ng krus ni Jesus, God did not do it alone. Hinahis niya maging kabahagi ng tao. Ano ako huwag natin kalimutan na kinakailangan din natin tulungan ang bawat isa na madala natin ang krus ni Jesus. Kinakailangan din natin ipananamin ang bawat isa na madala nila yung krus na kanilang dinadala sa liigit na ito. At bahagi rin ang krus na huwag natin kalimutan, no? Sapagkat kung ang ating kabanalan, sabi nga huwag natin kahapon,
ay kaling katulad naman ng mga Pariseo at mga Eskriba, we cannot enter the kingdom of heaven. Kung ating kabanalan ay para lamang sa ating pag-sariling kapakanan, ay hindi tayo kaling katulad na hindi tayo makapapasok sa bahay ng Diyos, katulad ng mga Eskriba at mga Pariseo. Inakilang makita natin na yung pagkilos na ginagawa natin at pagpapakira ay bilang mga kapagmahal, bilang mga nagmamahal, bilang mga nagmamahal ng mga anak ng Diyos. At yan po ay patuloy na among yan natin nakikita yung mga Diyos na pagkilos. At hindi namin, sana bumamaya sa pag-ibong ito ng Diyos ni Jesus, itinog namin, Panginoon, tulungan mo ako. Tulungan mo ako na mapatawad ko yung mga tao na nagkasala sa akin. Tulungan mo ako na maging mapagmahal na anak mo. Dapat na lang hindi ko kaya mag-isa na magmahal sa aking kaaway. Hindi ko mapatawad kung ako lang ang pagpapasyan ng mga tao na nakasakit ng aking damdamin, sa mga taong nagwalaya sa akin. Hindi ko ito magagawa na mag-iisa. Pinakailangan ko ang tulong mo. At hindi natin ang tulong ng bawang isa na tunay na makatulong tayo sa pagda, sa landas na tinaha na Jesus bilang mga mapagmahal na anak ng Diyos. Let us all stand. With confidence, we now approach the all-forgiving Father, whose mercy towards us is limitless and without bounds. Lord, benefit us with your love. Lord, benefit us with your love. The Church of Earth may be a living example of the forgiveness and compassion shown by Jesus. Let us pray to the Lord. Lord, grant us your help. That we may look with kindness, even upon those who have hurt us, injured us, or caused us hardship and envy. Let us pray to the Lord. Lord, grant us your help. That with God's grace, we may be able to forgive our enemies. Let us pray to the Lord. Lord, grant us your love. That we may show care and compassion for the sick, the old and the neglected. Let us pray to the Lord. Lord, grant us your love. That the dead may be blessed and rewarded with eternal life. Let us pray to the Lord. Lord, grant us your love. Almighty and compassionate Father, we thank you for the forgiveness you have offered to your Son. Help us to follow your forgiveness to others. We ask this through Christ our Lord. Amen.